siguro or most probably actually, kapag kasi nandun ka sa isang relasyon, minsan nag-a-ask ka ng advice sa isang kaibigan mo or to someone. Pero sa tunay na buhay lang naman talaga, alam mo naman yung sagot. Ayaw mo lang isipin o ayaw mo lang ipaalam sa sarili mo yung tunay. Alam mo yung tama, kaso ang sinusunod mo yung mali. Alam mo yung sagot eh. Ayaw mo lang sundin. Ayaw mo lang laklakin yung realidad na tunay na alam mo naman talaga na hindi kanya mahal. Pupunta ka pa sa kaibigan mo. Pero that really helps. Yung mga friend mo, yung mga outlet mo, sabi ko nga kanina, sa mga love problems mo and to any problems that you had, ay talagang isang malaking tulong yan. Na at least you have one friend na malalapitan mo, na masasabihan mo ng iyong mga hanas sa buhay pag-ibig, diba? Yes, hi to Yesha Argamosa ng Bawan, Batangas, na nakikinig sa atin ngayon. Sabi niya, pag ako na in love, lahat binibigay ko dahil maaaring buhay ang kapalit. Awa, napaka ano nitong magmahal. Sabi niya, pag daw siya ang in love, lahat binibigay niya dahil maaaring buhay ang kapalit. Iba, ibang iba. Actually, magkakaiba tayo ng level ng paghawak sa isang relationship. Kaya hindi mo minsan madedemand ang partner mo kung ito ang dapat mong gawin, ito ang dapat. Kasi magkakaiba tayo eh, di ba? As part ng individual differences, magkakaiba rin tayong umatake kung paano natin ititik ang isang bagay. Paano natin i-handle ang isang relationship. And nag-a-ask tayo ng advice sa mga DJ. Nag-a-ask tayo ng advice sa ating mga kaibigan. Pero alam natin yung ating tunay na gagawin. Hindi lang natin gustong laklakin talaga yung realidad na tunay. And sabi naman ni Romaline na Jungkook Cruz, paano naman yung taken nga pero for granted naman? O at least taken. Mistaken, pero yun nga lang, parang hirap din, no? Parang nasa tas sa tao din. Minsan kasi okay lang na maging taken ka kahit na taken for granted. Kasi taken ka dun sa isang tao na gustong gusto mo, na mahal mo. Pero ang mahalaga, nakakasama mo siya, nagkakaroon siya ng oras sa'yo. So dun sa part na yon, taken siya kahit na for granted ka dahil meron siyang iba. Ay ganyang tao na okay lang, kumbaga ay martir. At least taken siya dun sa taong gustong-gusto niya. Kaysa naman yung point naman ng iba na okay lang, na ayaw niya ng taken for granted, na mas gusto daw nila na maging single na lang. Kasi ayaw nila ng may kahati, ganun. So magkakaiba rin talaga. Meron kasi mga tao na ayaw ng may kahati. Meron namang mga tao na okay lang na maging taken for granted at least. Once in a while, nagkakatikoy ng partner mo o na may iba. Ang hirap lang, no? Parang nagpapakamartir ka talaga. So it's up to you kung paano mo i-handle yan. And I'm sure laman ka ng iyong mga kaibigan o ng mga radyo nag-aas ng advice. Well, anyway, that's for you to handle that. And also, shout out DJ Jonathan Roldan dyan sa Pinangonan Rizal na nakikinig sa atin ngayon. Hi, Ma'am Leia Mapalad. Alin ang hindi? Alin yung hindi? And Richelle Rubiales, feeling na may BF ka pero hindi mo naman maramdaman. So, yung mga pagkakataon naman na ito ay taken pero parang wala lang.
Parang masabi lang na matag ka lang na in a relationship ka. Kaso lang, eh, hindi mo naman maramdaman, hindi naman pinaparamdam sa'yo. So parang nakahang pa din. So parang wala lang din. Oh. Parang useless. Ganun ka ba ngayon? Yun, maraming salamat, Christian. Nakakapagod din DJ magmahal. Mas okay kapag single. Ayun naman ang kay Jonalyn Roldan. Yes, yun na nga ang sinasabi ko, di ba? May mga tao na kapag mga ganyang pagkakataon o ganyang ganyan ang story, eh okay lang na single na lang. Kasi magulo minsan talaga eh. Magmahal, magulo. At ang sakit sa ulo. And minsan hindi mo na ma-handle kung paano mo, ano, hindi mo na alam paano gagawin. Lalo kapag lahat kayo nag-aaway, hindi mo na alam kung paano ang sakit pala sa ulo. Mas sasabihin mo maging okay, mas okay na maging single na lang, diba? May ganyan nga, that's for Jonalyn Roldan. Tumingin ka man sa iba. And yes, lahat naman talaga may katapusan, sabi ni Yesha. I do believe on that. Lahat may katapusan pero pwede natin gawing forever, lifetime. So, dun papasok naman yung isang bagay na till death do us part, diba? So, lahat talaga may katapusan. So, kung ganyan, eh, siguro i-enjoy na lang natin yung bawat oras na magkasama kayo ng mahal mo sa buhay dahil nothing in this world is permanent. Lahat may katapusan, even me, even you, lahat sa atin at ang mga partner natin. Till that do us part lang yun. Yun yung forever. So bakit na ba? And sabi naman niya, buti pa yung ghost, mararamdaman mo. Oh, ghosting naman yan, no? Yan yung kay Rachel. Kapag kayo nga, pero parang wala naman kayo, hindi mo siya maramdaman. So parang sinagot ka lang ni Roma. Buti pa yung ghost, nararamdaman mo. So sa mga ganitong kantahin naman ni Rosel na ba, so sabi ko nga, nasa sa inyo lang yan. It's up to you kung hanggang kailan ka mag-TTS. Kasi mahal mo siya. Nagsumasaya ka dahil gusto mo siya, taken ka. Kaso for granted nga lang. Diba? So that's bakit nga ba mahal kita dito sa Radyo 19FM for Love Lines and Love Thoughts. I'll be right back for more just right after this short break. Good evening! Your friendly radio station, Radyo 19FM.